Hello po. Good evening sa lahat nating mga followers sa ating YouTube at saka sa ating ipipage, Jubert Marikit. Mayroon po tayong i-explain dito mga kaibigan about sa naglalaganap ngayon na itong lending na dati maranasan natin sa Maynila. Yan yung umiikot na mga ano, yung Bombay. Dito ngayon sa probinsya, sobrang dami na ngayon ditong umiikot, hindi na Bombay ang mga kolektor. At saka ang namumunan, hindi na Bombay, mga Pilipino na rin, tulad na natin. Ito ngayon, may explanation tayo dito tungkol sa pag-utang ng lending. Kasi ang pagkakaalam ng iba, pag may maliit kang tindahan, papuntahan ka ng mga kolektor, pakausapin ka na, ma'am, sir, baka pwede kang mag apply ng lending, kukunti lang tubo. Natural, dahil gusto natin na madagdagan nating paninda, kukuha tayo ng utang. Dito na yung ito na explanation ko about sa pag-utang. Kasi nagkaroon kami ng asimbliya dito sa aming barangay. Tinanong ko to tungkol sa utang, tungkol sa mga pumapasok dito ng mga pautang, yung mga lending na yan, kung humingi ba sila ng permiso sa barangay, humingi ba sila ng nagbigay ba sila ng BPLO, yung Bureau Permit of Licensing Operation na galing sa munisipyo na pwede silang magpautang sa baryo na to. At saka aware ba ang mga barangay council na merong ganitong karamihan na mga umiikot na mga lending. Ngayon may sumagot na medyo nasaktan siguro sa tanong ko. Sumagot siya na ang lending daw hindi naman masama. Sa totoo, hindi naman masama ang lending. Nakakatulong nga yan eh. Pero dapat kung tayo mga utang, huwag nating abusuin. Ito po yung aking explanation sa inyo, mga kaibigan ko, mga ka-idol. Bago ang lahat, shoutout muna kay Rolando Lorono, kay Jubelina Prias, at saka kay Jubelina Umadto Torere. Ito po yung mga kaibigan. Pumunta ako sa isang lending company sa malapit sa aming lugar. Nag-inquire ako doon at saka may sinamahan ako. Nag-release siya ng halagang 10,000 pesos. Yung nirelease niya ng 10,000 pesos, ang ibinigay sa kanya, 8,400 na lang, kasi ibawas doon yung 14% na hulog niya. 14%. Tapos babawasan siya ng 1% doon sa tinatawag na insurance. Nagiging 15%. Sa loob ng 3 months siya. Within 3 months. Ngayon, sa magalit sabi, ang iuwi niya na pera, 8,400 sa 10,000 na nilon niya. Kasi bawasan muna siya ng 1,600. Ngayon, bago siya umalis, bawasan muna siya ng 120 uli. Sa ihuhulog niya sa araw na yun. Kasi pag nag-apply ka sa araw na to, automatic babawasan ka na ng isang araw na hulog. Kaya ang na-take home niya na pera, 8,280 na lang. Ngayon, maghuhulog na siya sa loob ng 90 days. Paghulog niya ng sa loob ng 90 days, pikwinta ko yung 90 days sa tig 120 kasi ang araw, umabot siya ng 10,800 ang inabot sa 90 days niya. 10,800, nagbawas na sila ng ano, nagbawas na sila ng 18 yung unang binaw, ay yung pinabawas, ano, bawas na sila ng 16
i-plus mo yung 16 sa 10,800, umabot na ng 12,600. Sa loob ng 3 buwan, ang 10,000 na inutang mo umabot siya ng halagang 12,600. Pero ang tikho mo na pera, yung dala mo pagpauwi ay 8,280 lang lahat, kasi binawas-bawas na lahat ngayon. Ito ang patakaran. Halimbawa, gusto mo mag-loan uli na hindi ka pa nakapagtapos, ipaloon ka nila. Pag nakaabot ka na ng CPT, 75 days, yung CPT, kung naka 75 days ka na, pwede nang mag-accelerate. Yung sinasabi nilang accelerate, mag-loan ka na naman ulit ng 10,000. Yung loan na 10,000, dahil nag-accelerate, babayaran mo yung 15 days na remaining, kasi si 25 days ang minimum na araw na hinulugan, pwede na mag-accelerate. Di ngayon, may si 25 days na hulugan, may 15 days na remaining. Yung 15 days, sa tiguan 20, umabot siya ng 1,800. 1,800 yung inabot na huhulugan. Ngayon, kukwentahan na natin. Yung 10,000 na ilon, babasan muna nila ng 8,400. Kasi yun yung pinaka-mother na pira. Kasi babalik back to normal naman tayo, pupunta naman tayo sa 3 months. 3 months na naman to, kasi accelerate nga. Ngayon, ang gagawin, babasan muna nila yung 10,000 na ilolon ng isang tao ng 1,600. Pagkatapos nilang bawasan ng 1,600, ang naiwan 8,400. Yung 8,400, babawasan uli yun ng 1,800 doon sa accelerate. Kaya ang natitira na pera na ititiko mo naman niya is 6,600 na lang. Ngayon, maghuhulog na naman siya sa loob ng 90 days. Ikot-ikot lang. Isa pa dito. Ang diskarte ng ano kasi, nagtanong ako doon sa sekretary. Sabi ko, ma'am, ilan ba ang kuta ng isang kolektor para siya na patuloy siyang maniningil? Sabi ng isang sekretary doon, kung tama man o hindi yung sinabi, sabi, magkaroon lang siya ng 23 na out. Ibig sabihin, 23 na ulo ang sisingilin. Pasok na siya sa tinatawag na kolektor. Makakolekta na siya. Tapos kung mayroon siyang mga sobrang araw na sobrang tao na unit na sisingilin, halimbawa umabot ng 30 yung sinisingil niya, mayroon na siyang incentive doon kung masisingil niya yun. Ngayon, ang ginagawa ng ibang mga kolektor, kasi mahirap maghanap ng mangungutang, marami ring mga lending ditong pumapasok, hindi lang naman sila, may mga iniinggan nyo sila sa gilid-gilid, sa mga, lalo na yung mga marites na sa gilid ng kalsada. Kinakausap nila, ano po ma'am, pwede po kayo mag-utang ng meron akong ganito, mapautang kami ng lending. Sasabihin naman ng marites, ano yun, anong gagawin sir? Dali lang yan ma'am, saan ang bahay mo? Sabi na doon po. Tignan natin ang bahay mo, baka pwedeng magiging parang maging pistong tindahan yan. Ngayon, titignan ng kolektor yung bahay. Sabi, eh ma'am, pwede yan magiging tindahan ang bahay mo. May gagawin tayo dyan paraan. Humiram ka ng paninda sa kapitbahay mo. Kung may pinsan ka man dyan o kamag-anak na nagtitinda, manghiram ka ng tinda doon. Magpapicture ka na may tinda ka dito sa bahay mo mismo. I-apply kita. Rilisan kita kaagad ng 10,000. Una, pira na yan eh. Hindi naman nag-isip yung tao na kung ano yun. Yung ginawa niya, sumunod siya. Nagpa-picture, nang hiram ng paninda. Ang nangyari, yun. Unang araw, maganda ang singilan. Tatlong araw, maganda ang singilan. Hanggang mga isang linggo, maganda yung pagbabayad. Ngayon, wala naman siyang alam
alam kung paano niya hulugan yun kasi hindi naman talaga siya magtitinda. Kung halimbawa kung nagtinda man siya respeto, sino bibili sa kanya? Na? Hindi naman yung kompleto yung ititinda niya. Kaya, yun. Hindi na siya nakahulog sa lending, sa ano, doon sa nagpautang sa kanya. Pilit-pilitin na siya ngayon ng ano, pipilit-pilitin na siya na ngayon ng kolektor. Ang gagawin naman nito kasi para makabayad siya sa isang kolektor, mangutang naman siya sa isang lending para mabayaran niya. Hanggang nalulong na siya sa utang ng lending, umabot na yung lending, hindi niya napansin. Ang lending na inutangan niya umabot na sa 5. Wala na. Pagka umaga, pag may huminto na motor, kahit 2 subo pa lang siya sa pagkain, tatakpan na yun ng planggana yung kanin niya sa lamisa kasi tatakbo na siya sa kwarto kung saan siya tatakbo. Kasi tataguan niya yung naniningil sa kanya. Ganun kahirap yung ending. Akala natin maganda. Hirap. Basta hindi natin madisiplina ang sarili natin. Pero kung mangutang ka sa lending, mga 2-1 lang, kaya natin yan. Pero kung mangutang ka sa lending, abot ka na ng 5, 6, 7, 8. Wala. Walang patutunguhan. Hirap. Hirap magbayad. Kasi araw-araw yan eh. Wala namang sumasahod ng isang araw dito sa probinsya ng 500. Lalo na kung babae ka. O kung sa tinda mo, mahirap naman kumita ng 500 ang kita. Kasi ang tinda mo, tinda ng kapitbahay pareho lang. Kaya mahirap. Kaya sa mga linding na mga na humaling sa linding, disclaimer lang po, no? Pasensya na kayo. Hindi ko po sinisiraan yung linding. Mag-ingat lang po tayo sa pag-utang para hindi tayo mapasubo. Kasi mahirap kung mapasubo na tayo. Shout out pala kay GC Tulod, kay Joey Tuplano Turiret, kay Jun Delano ng Masbate, kay Edgardo Tapang sa Cagayan sa Isabela, kay Rudy Marikit, Rudy Unjano, kay Rudy Pebra, at saka kay sino tong isa na hindi ko gano'ng mabasa to, Samuel Kaadan na andyan sa Bulacan. Pasensya na kayo, ang explanation na to ay nasa idea ko lang, pero sana po mag-ingat tayo at saka tayong mga nasa barangay, paalalahan na natin yung ating mga constituency na huwag naman ganong malulong sa mga bagay na yan kasi mahirap pag may utang ka na malaki. Hindi na tayo makatulog, hindi na tayo makakain, balisa na tayo. Para na tayong kriminal, para na tayong wanted. Kaya, mabuhay tayong lahat. Magandang araw. Salamat sa pag-support sa aking FB page, Jubert Marikit. Magandang gabi po at magandang araw sa lahat.